Noong nakaraan ay sinubukan namin tapusin ang mga natitirang ruta ng V-Tour. Ngunit hindi namin inaasahan na magkakaroon pala ng cut-off sa mga finishers. Kaya mas binabuti namin na magpahinga na lang muna kapag patuloy ang biyahe kinabukasan. Madaming kaganapan ng mga gabi ngayon. Iba-ibang komento, iba-ibang mensahe. Ngunit mas naramdaman namin ang pagod matapos namin huminto at kumain. Para na rin sa kaligtasan ng lahat na pumasa na namin yung papapatuloy ang biyahe. Welcome sa pangalawang part ng V-Tour Endurance Challenge, Reloaded. Yan, so good morning! Inaabot na kami ng alas 9 ng umaga. Kagabi, hindi na namin pinilit bumiyahe kasi yung iba sa amin inaantok na din kasi tuloy-tuloy yung biyahe namin magdamag. Ayun, nag-decide na kami na magpahinga na lang muna since may cut off ang finisher ng 2 AM, hindi rin kami aabot kahit napilitin namin. So safety first, pahinga na lang muna tapos tuloy sa biyahe, diba? So ito, kompleto pa rin kami. Yung nasa unahan, si PJ, si Zel, si AJ, si Nada Modo Vlog, si Jem, syempre ako, Moto Genre. So ang plano ngayon, pipilitin pa rin namin ngayon na daanan lahat ng checkpoint. Dalawa na lang naman yung natitira, yung Magasbas at saka Caltex Kalawag. Tapos pabalik na ng Greek. So di ko lang alam kung may aabutan pa kami sa grid kasi ang estimated time namin na makabalik doon ay 8 to 9 PM gabi pa. So noong oras pa lang ngayon, alas 9 pa lang ng umaga. Maghapon biyahe ulit to, kaya let's go. So same perspective pa rin, hindi ito karera, kundi ito ay laban ng patatagan. Hindi namin kailangan na maging top finisher, hindi namin kailangan maging mauna. Ang gusto namin ngayon ay matapos yung challenge. Kaya nga ang motto ng hitter ngayon ay ibalik ang tibay sa salitang endurance. So 2 hours pa from here to Magasbas Beach Resort or yung I Love Diet na checkpoint. So daan muna kami dito, bibili daw sila ng pasalubong. Ganon? Plastic na gano? 100, sir. Ito? 280, 250 na lang po. Ito? 300. Hanggang 280. Alright. Pack up na ulit. Sige. Kain muna. Init. Ang init. Okay, diretso.
malapit na tayo sa Batasbas. Yung arco na ang I love diet. Mga 2 kilometers na lang. Alright, dito na yan. Dito na yan. Eto na yon, checkpoint. Dito na lang tayo. Kasama pa motor? Time check 1:30 PM. Next checkpoint, Caltex Calawag. So ang ginawa namin dito, nagpahinga muna kami saglit. Tapos ako nagkape muna ako dito kasi medyo inantok-antok pa ako. Pero ngayon okay naman na. Okay, let's go. Let's go, next checkpoint. Inabot na tayo ng 2 araw. 2 araw sa endurance. Yan. Alright, 1 hour and 41 minutes. Nasa kalahati na kami ng biyahe papuntang Caltex Calawag. Mahaba-haba ang biyahe pa to. Sa kalahating oras. Sa dilim na. Ulan, ulan, ulan. Kita nyo yan, no? Umuusok yung lupa. Kasi umuulan na eh. Umaambon pala. Ayan o. Sobrang init siguro dito kanina. Tapos ambonan. Ano, magkakapote kayo? Ako hindi na. Ganito na lang. Approaching last checkpoint sa Caltex Calawag. Time check is 4:34 PM. Grabe, buti na tayo ng gabi. Pero tatapusin pa rin natin to. Lapit na, isang checkpoint na lang. Arriving at last checkpoint, Caltex Calawag. Alright, ito na yung last checkpoint namin, yung Caltex Calawag. So diretso na kami sa grid para sa finisher.
So, kung nakaabot kayo sa part na to ng video, mga pre, so maraming maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta, no, sa endurance natin dito sa V-Tour. So next endurance ulit, kung makakasali pa tayo, sasali pa tayo. Sticker? Kuya, salamat. Ano din may natin tulog kahit pakunting ano lang gasa makabot ang naga. Dalam din sa sarali kahit ano lang. Meron pa naman ng tribar. Dalam din. Oh. Ano bang motor mo? Ha? Ano bang motor mo? Click. Napa-full tank mo na? Ano? Meron pang tribar dito naman. Pa-full tank mo na. Kuya, full tank na kita. Kuya, pa full tank ko na, kuya. Uy, laglag ulit. Pahala dyan, ha. Thank you. Okay, thank you, kuya. Thank you. Alright, so balik tayo ng grid. Pero bago yan, hanap muna tayo ng kakainan kasi nagugutom na rin yung mga kasama ko at saka inaantok na rin, so kailangan na ng pahinga. Let's go sa grid. Malapit na. Mga 6 hours pa. 6 hours pa kami pabiyahe papunta ng Cainta Rizal. Kita-kita sa grid. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? And these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel.